Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga lagi na lang namumblema tungkol sa usapin ng pera? Bagamat kayo ay napakasipag na tao. Kayo po ba yung tipo na madaling araw pong gumigising? Pagkatapos mga bossing ko, gabing-gabi ka na rin po natutulog. Tapos parang isang halimbawa, quincenas katapusan ang sweldo. Tapos sumweldo ka ng 15. Isang kembutan lamang ay ubos ka agad ang pera. Namumblema ka agad or madalas ay kulang pa pambayad ng utang mga bossing. Yung mga katrabaho mo, masayang-masaya dahil sila ay pupuntang mag-grocery sila, pupunta sila sa mall, sama-sama. Pero ikaw, patingin-tingin ka lamang dahil nasa isipan mo, kulang pa ang pambayad ng utang. Kayo po ba'y nakaranas na ng ganyan? Nako mga bossing, nasubukan ko na rin po yan. Napakahirap at napakasakit sa kalooban mga bossing. Tapos kasweldohan ninyo, tapos instead na masaya ka dahil ikaw nga po ay mamimili, nag-iisip ka ngayon kung kanino ka uutang dahil nga po sa pambayad utang mo lang yan. Tapos, or kaya po mga bossing, uutang ka para ipambayad sa utang. Nako, nagpatas-patas na ang utang mga bossing. Ang hirap ng ganyan sitwasyon mga bossing, kayo po ba'y nakaranas ng ganyan? Kung kayo po'y kasalukuyang nakakaranas ng ganyan at hindi nyo malaman kung paano kayo makakalabas sa magusot-gusot at bulbul na mundo po ninyo mga bossing, ay mainom, nasubukan nyo po itong gawin. Pero unang-una, sa inyo po muna manggagaling ang pagbabago. Una, mga bossing, kailangan ipagdasal nyo ng time team na mabago ang takbo ng pamumuhay. Pangalawa, kailangan po mga bossing, maging positibo kayo sa buhay. Isipin nyo, kaya nyo yan, malalampasan nyo yan, magiging okay lahat at matutupad ang mga pangarap. Tapos pang-apat, mga bossing, mainam na. Kayo po ay, kung halimbawa may pumapasok sa isipan yung negatibo, marunong kayo na mag-alis ng mga negatibo sa isipan. Yung ba tipong iwawak sa inyo kung ano man yung negatibong iniisip. Huwag yung pagyayamanin. Kasi once ang pinagyaman nyo yung panghihinaan, kinalob at hindi makakatulong, bagos ay lalo pantitindi at maaaring maapektuhan ng inyong kalusugan. Kasi ganoon din ako dati na apekto ng aking kalusugan. Ako po yung nagkaroon ng yung vertigo. Yun, vertigo na karamdaman mga bossing. Yung bang tatayo lang ako ng konti, ako yung nalulula na. Hindi rin ako makakain mga bossing kasi hindi ka maalangan makumain ka na nakahiga. Nasusuka ka na parang hindi lang basta hilo. Matindi ang pagkalula ninyo na hindi ka makakatayo na parang feeling nyo ay konting kembot pa lang, konting ganyan pa lamang ay lalagpaka na. Yung mga ganun mga bossing. Kaya kailangan huwag yung isipin ang mga problema. Tapos subukan nyo po na gumawa ng gato mga pamamaraan para maiwaksin natin mga ganyang problema mga bossing. Huwag niyong pagyayamanin. Kung kayo pinaniwala at naisip po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nag-iisip sa ngayon kung ano po mga pinakamabibisang pamamaraan para maka-attract po kayo ng swerte at maging masagana ang buong pamumuhay mga bossing? Mainam na subukan nyo po ito. Ito po mga bossing ko ay kahit misa nyo lamang gagawin, ito po yung mapapansin nyo po na ang bilis ng pasok ng swerte at mas magiging magaan ang daloy ng swerte. Mainam na kumuha po kayo ng isang mangkukan na bigas mga bossing. At pagkatapos ito mga bossing, kailangan nyo din po ng madami-dami na dahon ng laurel mga bossing. At ganoon din po mga bossing ko ang ating cinnamon. Ang cinnamon po natin ay isa sa mga pinakamabisang pamamaraan ng pangkalahatang swerte para ating itong makamit. Kailangan din po natin mga bossing ko ng 7 or 5 na butil po ng ating star anise mga bossing. At syempre hindi mawawala ang mga ilan po nating mga barya mga bossing na hinugasan po ito mga bossing at pinatuyo sa sinag ng araw. Ganito po ang inyo pong gagawin mga bossing. Kumuha po kayo ng star anise at itusok nyo po ito. Ang bawat tusok po nito ay nag-uukol ng panalangin. Halimbawa ay magkaroon ako ng sarili kong negosyo na dito na ako yayaman. Magkaroon ako ng sarili kong bahay. Magkaroon ako ng mga bagay na matagal ko ng pinapangarap. Magkaroon ako ng sabihin nyo po dito ng maraming pera at manalo kayo ng malaking halaga sa inyong tinatayaan. Lahat na po ng gusto nyong i-wish ay i-wish nyo na po dito mga bossing habang tinutusok nyo po itong ating star anise. Yan. At pagkatapos po nito mga bossing ko ay uulitin po natin ito sa ating pong barya. I-wish nyo po sa barya ang lahat ng mga pangarap po ninyo. Kahit gaano kadaming barya, kahit gaano kayong kadami ng pangarap, okay po yan mga bossing. I-wish nyo na ang lahat-lahat ng mula sa inyong pong puso na walang gamit na sana direct to the point. At kailangan po mga bossing ko ay naniniwala ka sa ginagawa ninyo. Kasi once na kayo po
may alinlangan at kayo mismo kumukontra sa inyo pong mga pangarap, ay maaaring matatagalan yan or hindi po matupad kung ano man po ang inyong hihilingin. Kailangan po mga bossing ko ay may 100% kang paniniwala. Ngayon pa mga bossing, kapag po ito ay naubos nyo na yung barya ninyo, depende sa mga pangarap po ninyo, ay okay na po yan mga bossing. Pagkatapos po nito mga bossing ko ay kumuha po kayo ng buo na dahon ng laurel. Mas mainam po ay buo na dahon ng laurel mga bossing. I-wish nyo na ang lahat ng mga nais po ninyo mga bossing na walang gamit na sana, direct to the point. Pagkatapos po nito mga bossing, hanggang sa mapuno po yung ate pong mangkok ng kasaganahan mga bossing, para buong isang buwan ka na maging masagana ang pamumuhay. Ito po mga bossing ko ay nakaharap ka sa may silangan habang tinutusok nyo po itong ating dahon ng laurel mga bossing. Sabihin nyo po dito, ako ay yayaman. Lahat ng mga pangarap ko ay matutupad. Mananalo ako ng limpak-limpak na salapi or mananalo ako sa loto. Ang aking numerong tinatayaan ay banggitin nyo ang mga numero na tinatayaan po ninyo mga bossing. At sabihin nyo po ay dito na ako mananalo ng jackpot. At dito ako ay magiging milyonaryo or bilyonaryo. Wala pong masama na mag-wish ng labis mga bossing. Lalo-lalo na kung wala naman po itong bayad mga bossing. At syempre sasabayan po natin ito ng sipag at tiyaga at pananalig sa mahal na Panginoon. Pagkatapos nyo po itong gawin mga bossing, ito po isa sa mga sangkap na very powerful para matupad ang lahat ng mga pangarap. Gamitan po natin ito mga bossing ko ng cinnamon. Ito pong aking nabiling cinnamon na ito ay ordinaryong cinnamon mga bossing. Yan. Ito po yung isa sa mga pinakamaganda na dapat ay meron po tayo. Mapapansin nyo po, kapag ginawa nyo to ngayong buwan na ito mga bossing ko, ay mas magiging malapit kayo sa swerte at lahat ng mga pangarap po ninyo ay matutupad. Ibilad nyo po ito sa sinag ng araw hanggang alas 8 po ng umaga. At ito po mga bossing ko ay ilagay ninyo sa center ng inyo pong tahanan. Ito po ay pwede sa salas, pwede rin po ito sa altar mga bossing. Pwede rin po ito sa inyo pong kwarto. Kung kayo po ay may negosyo, ilagay nyo ito sa malapit sa kaha. At mapapansin ninyo na lagi kayong iaadya nito kung saan lagi kayo suswertihin. Kung naniniwala po kayo sa gantong mga pamamaraan, bukod sa sipag at tiyag at pananalig sa mahal na Panginoon, gawin nyo rin po ito kung kayo ay mananaya. Para manalo kayo ng malaking halagang pera or manalo na kayo ng jackpot. Basta ayudahan mo ito, lagi na salitay ng mga magaganda at huwag kang mag-iisip ng pangit. Ito po ay isa sa mga pinaka-powerful na makakatulong sa inyo para makamit nyo lahat ang mga pangarap po ninyo sa inyo pong buhay. Kaya kung kayo pinaniwala sa magatong mga pamamaraan, good luck po sa inyo pong lahat!